Magandang umaga. Ngayon po ay nasa 1 John na po tayo ulit, chapter 4 verses 7 to 21. So binasa na ng mga kasama ko sa Tagalog, basahin ko naman siya ngayon sa English. Sabi po sa verse 7, "Beloved, let us love one another, for love is from God, and whoever loves has been born of God and knows God. Anyone who does not love God, anyone who does not love does not know God, because God is love. In this, the love of God was made manifest among us, that God sent His only Son into the world so that we might live through Him. In this is love, not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. No one has ever seen God. If we love one another, God abides in us and His love is perfected in us. By this we know that we abide in Him, and He in us, because He has given us of His Spirit. And we have seen and testified that the Father has sent His Son to be the Savior of the world. Whoever confesses that Jesus is the Son of God abides in Him, and He in God. So we have come to know and to believe the love that God has for us. God is love, and whoever abides in love abides in God, and God abides in him. By this is love perfected with us, so that we may have confidence for the day of judgment, because as he is, so also are we in this world. There is no fear in love, but perfect love casts out fear. For fear has to do with punishment, and whoever fears has not been perfected in love. We love because he first loved us. If anyone says, 'I love God,' and hates his brother, he is a liar. For he who does not love his brother, whom he has seen, cannot love God, whom he has not seen. And this commandment we have from him: whoever loves God must also love his brother." Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Napakaganda ng section na to ng sulat ni Juan sa mga mananampalataya. Pagkatapos niyang isa-isahin kung ano dapat yung realidad at kung ano yung dapat nakikitaan sa isang mananampalataya, ay pinakita niya rin sa mga naunang chapter at verses na may distinction. There is a clear distinction between those who are children of God and the children of the devil. Those who are in the light and those who are in darkness. Those who are repenting, kaya may 1 John 1 sa chapter 1, and those who are indulging in sin. So dito mas maintindihan natin what it means to be a child of God or to be called a beloved, minamahal. Sabi po sa verse 7, "Beloved, let us love one another, for love is from God, and whoever loves has been born of God and knows God." Ito po ay hindi commandment para gawin lang to achieve yung pagiging anak ng Diyos. Hindi mo ito gagawin para maging anak ng Diyos, ngunit lahat ng mga commandment na sinabi dito ni Christ na pinarating kay Juan at ngayon sinishare ni Juan sa mga mananampalataya na nakabasa ng kanyang sulat, hanggang sa panahon natin ngayon, ang pinatutunayan po dito ay kung ikaw ay niligtas ng Diyos, kung ikaw ay anak ng Diyos, kung ikaw ay nakakakilala sa Ama, ang dapat mong gawin ay umibig. Kung hindi ka umiibig, napakalinaw sa binasa natin kanina, hindi ka anak ng Diyos. So, whenever we see this commandment, sabi sa chapter 2, this is not a new commandment. And then again, sinabi, this is a new commandment. Bakit naging new commandment? Bakit siya hindi new commandment and then again, naging new commandment siya? Hindi siya new commandment in a sense na from the time of Genesis hanggang sa panahon ng ng mga apostol, ay ito na yung sinasabi ng Panginoong Diyos: mahalin mo ang kapatid mo, mahalin mo ang kapwa mo, mahalin mo ang Diyos. At nung ito ay inulit ni Jesucristo sa mga disipulo niya to love one another, sabi niya, this is not a new commandment, but also sinabi ni John that this is also a new commandment kasi mas inelaborate ni Christ kung paano natin gagawin. Kumbaga sa panahon ng mga apostol, updated, no? Walang bago.
in-update sila, how do you do it? Paano to pinakikita? Paano to pinadadama? At ang pinakamalinaw na definisyon o pagmamanifest ng pag-ibig ni Kristo Jesus sa mga mananampalataya ay sinabi dun sa chapter 3. Atras tayong onte. 1 John 3:16. Ang sabi po dito, by this we know love. Sa ganitong paraan, malaman natin kung anong pag-ibig. That He, si Kristo, laid down His life for us. Give up niya yung buhay niya para sa atin sa krus ng Kalbaryo. And we ought to lay down our lives for the brothers. Tayo rin naman ay magsakripisyo ng ating mga buhay para sa ating mga kapatiran. Ngayon, balik tayo sa 1 John chapter 4. Ang ganda kasi ng pagkaka-describe dito ni John kung paano ang isang Kristiyano ay natutong umibig at umiibig. Sabi po dito, whoever, sa letter B, whoever loves has been born of God. So makikita natin, parang sa pagkakasulat din ng John 3:16, whoever believes, yung mga nananampalataya, those who are believing in Greek, mga nananampalataya, dito naman, whoever loves, yung mga umiibig, has been born of God, has been born again, and knows God, and has an intimate relationship with God. So again, ulitin ko lang ha, hindi ito requirement na gawin mo bilang isang tao na mahalin mo ang kapatid mo, mahalin mo ang kapwa mo, mahalin mo ang Diyos para maligtas. Hindi mo gagawin yon para maligtas ka. But rather, ginagawa yon ng pinanganak na muli. Because those who are not born of God cannot love. They cannot love genuinely. So, hindi mo ma-achieve yon by yourself. You need to be born again. You need to be born of God. And you have to have a close and intimate relationship with God. Sabi po sa 1 John 3:10 at tasan tayo, by this it is evident who are the children of God and who are the children of the devil. Whoever does not practice righteousness is not of God, nor is the one who does not love his brother. Pinauna na niya kung sinong hindi namumuhay ng may kabanalan, ng katwiran, at hindi nagmamahal sa kapatid, ay hindi kilala ang Diyos at hindi mula sa Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. When we say God is love, no, i-clear lang natin, love is not God, but God is love. So, ang ibig sabihin po nun, ang pag-ibig ay hindi Diyos. Kapag ginawa mong Diyos ang pag-ibig, that's idolatry. Because love, that principle, ay attributes lamang, isa lang sa attribute ng ating Panginoong Diyos. Hindi yun ang kabuuan ng kanyang pagka-Diyos. Attribute lamang po yun. In 2 Corinthians chapter 13 verse 11, sabi po dito, finally, brothers, rejoice, aim for restoration, comfort one another, agree with one another, live in peace, and the God of love and peace will be with you. Binanggit po dito yung the God of love, ang Diyos ng pag-ibig ay sasa inyo, makakasama ninyo. So makita natin doon, si Paul, si John, they all understood what it means to say that God is love. Hindi Diyos ang pag-ibig, kundi ang pag-ibig, hindi ang pag-ibig ay Diyos, ngunit ang Diyos ay pag-ibig. Dinidescribe nito kung anong klaseng Diyos siya. In verse 9, sabi, in this, the love of God was made manifest among us. Ang pag-ibig ng Diyos ay napamanas niya sa atin o napakita niya sa atin. Sa paanong paraan? That God sent His only Son into the world so that we might live through Him. Direct parallel sa John 3:16. For God so loved the world. Binahal ng Diyos ng sanlibutan na kanyang binigay ang kanyang bugtong na anak. Kung sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak ulit magkaroon ng buhay na walang hanggan. Whenever we hear that verse, whenever we see that verse, ang nakakalungkot kung ang napapansin mo lagi doon, yung ipagtanggol mo yung limited atonement. May namimiss tayo. Dahil as Reformed believers, no, naging nasa leaning ka towards Calvinism, minsan parang obligated ba tayo lagi na
ipaglaban yung terminology na world, yung mga yun, whenever we encounter this verse of John 3:16. Before we dive in, or bago tayo mag-cage stage ulit, no? Bago tayo mag-dive in sa debates or yung mga arguments regarding that passage na pinatutunayan na hindi ito para sa... This is not about universalism, but rather God loving His elect and His people. Can't we just accept this as plain as day? That God loves the world. He loves. Umiibig siya. Siya ay nagmahal. Sa ganung paraan, maintindihan natin, wow, grabe yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi tayo kay ibig-ibig, hindi nga tayo deserve, pero minahal niya tayo. Sa ganung klaseng understanding pa lang, makita na natin kung anong klaseng Diyos siya. Siya ay Diyos ng pag-ibig. At hindi lang abstract yung love na pinakita niya. Hindi lamang ito konsepto, but He made it into a reality through His Son, Jesus Christ. Naging tangible, nahahawakan. Sabi ni John in chapter 1 ng 1 John, sabi niya sa verse 1, that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we looked upon and have touched with our hands concerning the word of life. Si Christ, yung tinutukoy nila, and that's the love of God manifested when He sent His Son to this world to die for our sins, to propitiate for our sins. So, napakagandang malaman ito. Napakagandang pag nilay-nilayan na inibig tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapadala niya kay Kristo Jesus. Para saan? Sa chapter 9, as a chapter 4, 1 John chapter 4, verse 9b, so that we might live through Him. Para tayo mabuhay sa pamamagitan niya. And this is love. Not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Ulitin ko, ha? And this is love. Sa ganito ay ang pag-ibig. Sa Romans 5, verse 8 to 10, sabi po dito, but God shows His love for us, that while we were still sinners, Christ died for us. Wala ka pang performance na ipapakita sa iyong spirituality. Hindi ka pa nananampalataya, hindi ka pa namumuhay na may kabanalan at katwiran. Ikaw ay patay sa iyong trespasses, sa iyong kasalanan. Pero sabi dito, but God showed His love for us in that while we were still sinners. Habang tayo may kasalanan, namatay si Kristo para sa atin. Verse 9, since therefore we have now been justified by His blood, much more shall we be saved by Him from the wrath of God. Anong daw ginawa sa atin? Na-justify tayo, napawalang sara tayo sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. At yun ang definisyon ng kanyang pag-ibig sa atin. In verse 10, sabi dito, for if while we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son. Nakita natin yung grace ng Panginoon at pag-ibig niya. Habang kaaway niya pa tayo, dun siya nakipag-ayos sa atin, dun siya nakipagbate, doon tayo na-reconcile. Hindi niya hinintay na mag-sorry tayo. Hindi niya hinintay na mag-repent tayo. Hindi niya hinintay na maayos natin yung mga sarili natin, mga buhay. Pero sa panahon na yon, habang tayo ay mga rebelde sa Panginoon, habang siya ay habang kaaway niya tayo, tayo ay na-reconcile sa Panginoon sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo Jesus. Much more now that we are reconciled shall we be saved by this life. Lalo na ngayon na tayo maayos na ang relasyon sa Panginoon, ay tayo patuloy na pinababalala at nililigtas ng Panginoong Diyos. So, napakaganda nito maintindihan natin na wala tayo may pagmamalaki sa Panginoon. Hindi tayo kaibig-ibig nung inibig tayo ng Panginoon. Kaya mas maraming rason na mahalin mo yung kapatid mo, mahalin mo yung hindi kaibig-ibig, yung hindi kumbaga nakakapasa sa standard mo, kasi ganoon ang ginawa sa atin ng Panginoon. Hindi tayo makapasa sa kanyang standard, pero minahal niya tayo kay Kristo Jesus. Ganun din ang ina-expect sa atin ng Panginoon na klase ng pag-ibig. Not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Hindi niya sinend si Christ, sabi, God did not send His
son to the world, to condemn the world, but to save the world through him. In verse 11, beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. Mga minamahal, kung tayo minahal ng Diyos, dapat din nating mahalin ang isa't isa. Mahalin ang isa't isa. No one has ever seen God. If we love one another, God abides in us and His love is perfected in us. Itong verse 12 ay napaka-loaded na mga katotohanan. Sabi, walang nakita pa sa Diyos. Even Moses didn't actually see God face to face. No, pinakita niya lilikod niya. No one has ever seen God. If we love one another, kung minamahal natin ang isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin. Hindi lang natin nakikita, ha? Hindi lang natin natatanaw, pero nananatili sa atin. We abide in Him and His words abide in us. At sabi, and His love is perfected in us. First off, in John chapter 1 verse 18, sabi po dito sa verse 18, there is no fear in love, but perfect love casts out fear. For fear has to do with punishment. And whoever fears has not been perfected in love. Kapag daw tayo ay natatakot, hindi tayo ganap sa pag-ibig. Hindi pa ganap ang pag-ibig sa atin ng Panginoong Diyos. Ano po ibig sabihin nito? Na kailangan maganap, may kaganapan sa pag-ibig ni Kristo sa atin. In 1 Timothy, hindi natin yung sinasabi sa 1 Timothy 6:16. Sabi po dito, who alone has immortality, who dwells in approachable light, whom no one has ever seen or can see, to him be honor and eternal dominion. Amen. Wala tayong kakayanan makita ang Panginoong Diyos. Wala pang nakita sa Kanya. Sa sangkatauhan, in a sense na ganun siya kabanal at mamatay tayo, pero kapag nakita natin siya. Pero, grabe yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. God sent His Son, Jesus Christ, the Son of God, the part of the Godhead, ay ang Diyos ng mga Diyos at hari ng mga hari. He walked the earth as a human. At nakita siya ng mga apostol, nahipo ang kanyang katawan, nahawakan ang kanyang mga sugat, narinig siya, nakita siya ng harapan. Grabing pag-ibig yun upang iparana sa atin that God sent His Son and Christ condescended, nagpakumbaba siya. Na kung paano sinasabi walang makita sa Panginoon, pero nakita ng mga tao, nila Juan at ng mga apostol, kung sino si Kristo Jesus bilang tao. That's love. Imagine kung ginawa ng Diyos na hindi nag-veil ang Panginoon sa Kristo ng kanyang glory, no one will survive. Patay tayong lahat. But in His love, He allowed it. Kaya, anong dapat nating ikatakot bilang isang mananampalataya? Sabi dito, His love is perfected in us. Sa paanong paraan? Tuloy mo natin sa verse 13. By this we know that we abide in Him and He in us because He has given us of His Spirit. Malalaman daw natin kung tayo nasa Kanya at Siya'y nasa atin dahil sa Kanyang banal na Espiritu na ibinigay niya sa Kanya. And we have seen and testify that the Father has sent His Son to be the Savior of the world. Nakita namin at kami ay naninindigan, napapatotoo na ang Ama ay pinadala niya ang kanyang anak para maging tagapagligtas ng mundo, ng sangkatauhan, ng sanlibutan. In verse 13, we can see na hindi ito sinasabi ni John na sabi niya, by this we know that we abide in Him and He in us because of the Holy Spirit living in us. Hindi niya ito sinasabi na sila lamang ang nakaranas, yung mga apostol lamang, yung mga disipulo. Kundi sinasabi niya sa pangkalahatan na kumikilala, nananatili, na kumakapit sa Panginoong Diyos ay pinanahanan ng banal na Espiritu. In verse 14, sabi, we have seen and testify. Tayo ba, nakita ba natin? Nakita ba natin at nahipo si Kristo Jesus? Hindi. Even sa panahon na nagbabasa yung mga sinulatan nito ni Juan, hindi nila nakita at nahawakan si Kristo unless mga kakontemporary sila nila John, ng mga apostol. Pero sinasabi niya dito, since and we have seen and testified that the Father sent His Son to the world to be the Savior of the world, we can have the guarantee
na totoong sinasabi ni Juan na talagang nagmahal ang Diyos. The mere fact that Christ condescended himself, nagpakumbaba, humiliated himself, binaba niya ang kanyang sarili. He walked the earth. He was born of a virgin, as a baby, at siya'y namuhay bilang tao. He was tempted but never sinned. Grabe ibig sabihin nun. That God loved the world by not condemning the world but by saving it through Him. Hindi namatay ang mga tao nung si Kristo'y bumaba dito. Hindi sila natupok. In that sense, may salvific factor doon by virtue of the common grace ng Panginoon na hindi namatay ang sangkatauhan. That's for everyone. In that sense, sinave ng Diyos ang sangkatauhan from His wrath by sending His Son in human flesh. Hindi papatayin ng Diyos ang mga tao dahil nandoon si Kristo Jesus na isang banal at hindi karap at karapat-dapat at hindi karapat-dapat parusahan. At paano ito napakita, yung salvific love ng Panginoon? Yung sinasabi na in verse 14, dito na tayo. And we have seen and testified that the Father has sent His Son to be the Savior of the world. And whoever confesses that Jesus is the Son of God abides in Him and He in God. That whoever believes in Him will not perish. Bakit? Because Christ is holy. Siya ay banal. Karapat-dapat tayong patayin, siya hindi. At napakita ng Diyos yung salvific love by killing His own Son, by crushing His own Son, by giving Christ all the consequences of our sins. Siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo at nakakilabot malaman na kung hindi tayo minahal ng Diyos, tayo dapat yung nandoon. In verse 15, whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in Him and He in God. Malinaw dito na sinasabi na ang confession natin na si Kristo ay anak ng Diyos ay nagmamatter when it comes to our fellowship with Him at ang pag-ibig niya sa atin at pananatili natin sa Kanya. In 1 John chapter 5, mauna lang tayo, no? Verse 5 sabi, who is it that overcomes the world except the one who believes that Jesus is the Son of God? Sino daw nagumpay sa mundo? Kundi yung nananampalataya na si Kristo ay anak ng Diyos. Na nagumpay si Kristo, sinama niya tayo sa Kanyang tagumpay, minahal niya tayo at tayo nananatili sa Kanya because we believed in Him. How can that be possible? Paano naging posible na tayo ay manampalataya sa Kanya at maligtas? Sa pamamagitan ng Kanyang biyaya lamang. When Christ died while we were still sinners. Talon muna tayo sa verse 18. There is no fear in love, but perfect love casts out fear. For fear has to do with punishment, and whoever fears has not been perfected in love. Ito yung sinasabi kanina, that His love is perfected in us. Why? Kasi kung hindi tayo inibig ng Diyos, may katatakutan tayo. We should tremble and fear the wrath of God. But because Christ propitiated for our sins, na-display yung pag-ibig ni Kristo Jesus ng Diyos Ama at ng Diyos Espiritu Santo sa sangkatauhan at sa atin na mga hinirang niya at nung tumigis ang dugo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, napatunayan natin na tayo ay niligtas ng Diyos. At sa ating pagsampalataya sa Kanya natapos na gawa, wala tayo dapat ikatakot. Verse 16, so we have come to know and to believe the love that God has for us. God is love, and whoever abides in love abides in God, and God abides in him. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na inulit yung mga passages na abide, abide, abide. At you can't help but remember yung mga same words ni Christ whenever He says, abide in me, and my words abide in you. Ask whatever you wish, and it will be given to you. If you abide in me and my words abide in you, you will bear much fruit. Lahat ng sustenance, lahat ng benefits ay nakukuha ng isang mananampalataya by abiding in Him, by connecting in Him, by having this intimate relationship and fellowship with Him. And that's all impossible to happen kung hindi tayo inibig ng Diyos in the first place. Why? Dahil sinabi sa sumunod na verse 8,
17. By this is love perfected with us so that we may have confidence for the day of judgment. Naging ganap ang pag-ibig niya sa atin when he said, Tetelestai, it is finished, it is perfected, it is already done. It's a done deal. Nagawa na ng Panginoon, na-satisfy na ni Kristo Jesus, na-propitiate niya ang kanyang dugo para sa ating kasalanan. At tayo naging banal na sa harapan ng Diyos Ama dahil ang dugo ni Kristo na tumigil sa krus ng Kalbaryo ang naglinis sa atin. So ano nang resulta nito? His love is made perfect in us. Perfected. Naging ganap ang pag-ibig niya sa atin. Kaya wala magsasabi, walang nagmamahal sa akin, hindi ako iniibig. May nagmahal sa atin bilang mananampalataya at yun ay si Kristo Jesus. And the perfection of this love, sa 17, sabi, by this is love perfected with us so that we may have confidence. Meron tayong confidence. Ano yung confidence sa Tagalog? Lakas ng loob, kumpiyansa, na sa araw ng paghuhukom. Sabi po dito, because as He is, so also are we in this world. What does it mean? Yung confidence natin ay dahil kung sino siya, ay ganun din tayo sa mundong ito. Paano natin mapapakinabangan yung mga words na yon? Incorrect understanding. Balik po tayo sa mga naunang chapter. At aras tayo sa chapter 2. Sabi po dito in verse 4. Whoever says, I know him, but does not keep his commandments, is a liar, and the truth is not in him. But whoever keeps his word in him, truly, the love of God is perfected. Ano daw? Kapag ang nagsasabi tayo na tayo kinakilala natin siya, pero hindi natin sinusunod ang kanyang salita, ano nangyari? Tayo daw ay sinungaling. Ano yung salita niya? Ano yung commandment niya? Mahalin ang isa't isa. Pag dito natin ginagawa yun, nagsisinungaling tayo. Pero kung tayo nagmamahal, we keep his word, truly, the love of God is perfected. Totoo na ang pag-ibig ng Diyos ay ganap sa atin. Sabihin, totoong tayo ay ligtas. Punta tayo sa chapter 3. Sa chapter 3 naman, balikan natin yung sinabi dito. Verse 2, Beloved, we are God's children now that what we will be has not yet appeared. But we know that when He appears, we shall be like Him. Hindi pa ganap sa atin. Yung glory ng Panginoon, yung sinlessness, wala pa sa atin, pero paparating. Iyon ang realidad natin sa darating na panahon, mangyayari at mangyayari. At ang sinabi dito sa verse 17, as He is, also are we in the world. Kung sino siya, ay ganun din tayo sa mundong ito. Ano yun? Perfect. We've been made perfect and holy and righteous in the sight of God. Kung paano si Christ ay namuhay ng banal dito sa mundong ito, ganun din ang pagkakatawag at pagkakalalang sa atin ng Panginoon bilang mga bagong nilalang. Verse 18, There is no fear in love, but perfect love casts out fear. Bakit daw? Fear has to do with punishment. When whoever has not been perfected in love, and whoever fears has not been perfected in love. Ang punishment ay para sa mga hindi mananampalataya, hindi born again, hindi anak ng Diyos, at hindi perpekto ang pag-ibig ng sa kanilang Panginoon. Sa madaling salita, hindi ganap ang pag-ibig sa kanilang Panginoon. Kaya dapat may katakutan sila. Pero tayo sabi, wala tayo dapat ikatakot sa judgment. Napakagandang malaman nito. Bakit? Kapag tayo umiibig sa kapwa natin, wala tayo dapat ikatakot. Ano ibig sabihin nun? Sinusunod natin yung kautusan ng Panginoon. Pero bilang isang mananampalataya na nag-hate sa kanyang kapatid, hindi sumusunod, matakot ka dahil dalawang bagay. Una, maaaring hindi ka talaga mananampalataya. At kaparusahan, judgment ang para sa'yo. Pangalawa, kung ikaw ay mananampalataya, matakot ka lalo. Bakit? Si Kristo ay hindi papayag na merong hindi sumusunod sa kanyang anak. Ay sa kanyang mga hinirang, sa anak ng Diyos, sa anak ng kanyang ama. At anong gagawin niya? Bilang isang pastol,
didisiplinahin niya ang kanyang tupa. He will make sure that this sheep, this flock, for example, the church or the individual in the church, will be made perfect in His love. And part of that is discipline. Yung disiplina na ginagawa ng Panginoong Diyos sa atin. Tayo ay pinababanal. Tayo ay tinutuwid. At masakit ang pagtutuwid. Hindi natin ma-appreciate sa una. Pero yun naman ang magpapabanal at magpapaganap sa atin. We love because He first loved us. Umibig tayo dahil Siya ang unang nagmahal sa atin. Ito ay hindi para kiligin ka. Hindi para kiligin ng isang Kristiyano. Wow! It makes me feel good. Kasi diba, kapag ka sinabi, I love you, parang nakakakilig. But this is beyond emotions or romantic feelings. This is the reality na inibig ka ng Panginoon and you have a tall order to love. Meron kang pagkakatawag at pagkakahirang na umibig kasi inibig ka ng Diyos. Magmahal ka dahil una kang minahal. Walang puwang ang pagkamuhi sa kapatid. Walang puwang ang hindi pagmamahal dahil inibig ka na ng Diyos. Kung ang talatang ito sa verse 19 ng 1 John chapter 4 ay pinakikilig ka lang, you're missing the point. These words are not meant to make us feel good. Yes, it feels good to be loved by God, but it doesn't stop there. It challenges us. You know why? Kasi kung papaano ang Diyos, maraming dahilan para hindi tayo ibigin, marami din tayong dahilan para hindi ibigin ang ating kapatid. Maraming dahilan para tayo ay mag-hate sa kapatid natin. Marami tayong makikitang mga butas, kahinaan, kinaiinisan natin. Nandun na lahat yon. Pero ito yung commandment. Mahalin natin ang Diyos, mahalin natin ang kapwa pagkat tayo ay unang inibig ng Panginoon. This is like a mirror. Yung mirror image. Dapat parehas ka na nakikita mo sa salamin na ang reflection ng ni Kristo sa salamin ay dapat kamukha niya. Parehas. Paano si Kristo ay sinabi niya sa krus ng Kalbaryo habang siya'y tinutuya, pinaparusahan, pinapasakitan, Father, forgive them for they don't know what they're doing. Minahal niya. Ganun din tayo. Verse 20. If anyone says, I love God and hates his brother, he is a liar. Ang bigat nito. Bakit po? Sa chapter 2 pa lang sinabi na sa verse 9, kanina binasa natin, whoever says that he is in the light and hates his brother is still in darkness. Kung sasabi mo na sa kaliwanagan ka, pero kinamumuhian mo yung kapatid mo, nasa kadiliman ka. At gaano kadilim yun? Whoever loves his brother abides in the light and in him there is no cause for stumbling. Walang pagbagsak. Walang pagkatisod. But whoever hates his brother is in darkness and walks in darkness and does not know where he's going because the darkness has blinded his eyes. Ang kadiliman ay nakabubulag. Kung ikaw ay Kristiyano at ikaw ay namumuhi sa iyong kapatid, kung talagang believer ka, maging unproductive ka. Mape-prevent ka to move. You will stumble. You will fall. And you will also bring others to stumble with you kasi katitisuran ka rin. Nakakalungkot kung ganito ang estado mo. Kaya sinasabi ng salita ng Diyos, repent. Magsisi. Verse 20, if anyone says, I love God, yet he hates his brother, ang dali nating sabihin, I love you, Lord. I love God. Mahal ko ang Diyos. But our actions differ from our words. Sabi po sa letter B, for he who does not love his brother whom he has seen cannot love God whom he has not yet seen. Kung sino daw ang hindi nagmamahal sa kanyang kapatid na hindi niya na kanyang nakikita ay hindi kayang mahalin ang Diyos na hindi pa niya nakikita. Grabe, no? Imagine, hindi natin nakikita si God but we know He is perfect and we have all the reasons to love Him. Nandun lahat ng dahilan ba't dapat natin siyang mahalin. Pero yung kapatid natin na nakikita natin, lahat ng kahinaan, sinasabi ni Kristo, lahat ng nakikita mo dyan, hindi yan sapat na rason para hindi mo siya mahalin. Hindi yan sapat na rason para hindi mo ako mahalin.
because loving our brethren is in effect loving Christ. Nakita natin ang himahe dapat ni Kristo sa kapatid natin. Kahit gaano pa ka-imperfect yan, namatay si Kristo para dyan. Kahit pa gaano kasamayan o ano pang offense na nagawa niyan sa iyo, namatay si Kristo para dyan. Inibigyan ni Kristo. Kaya wala kang karapatan na kahumuhian mo ang iyong kapatid dahil inibigyan ni Kristo. Verse 21, at sa pagtatapos, and this commandment we have from Him, whoever loves God must also love his brother. Ano daw yung commandment? Kung sinasabi mong mahal mo ang Diyos, mahalin mo rin ang iyong kapatid. Hindi natin pwedeng i-divorce yung dalawang katotohanan na yon. You can't say you love your brother and hate God. You can't say you love God and hate your brother. Because God is love, sabi. Siya yung epitome ng pag-ibig. Kung pag-ibig na siya at hindi natin siya maibig sa pamamagitan ng ating kapatid, we have a big problem. And that fundamental problem is a challenge in our salvation kung talaga ba tayo ay ligtas. Kaya sa aking pagtatapos, mga kapatid, kung ikaw ay hindi umibig sa iyong kapatid, matakot ka. Matakot ka. Fear God, fear His wrath. Katakutan mo yung parusa ng Diyos sa mga hindi umiibig sa kanyang kapatid at sa kanya. Katakutan natin yun. At kung sinasabi natin iniibig natin ang Panginoon at nandoon tayo sa punto na minsan mabagsak tayo sa pagkamuhi sa ating kapatid, gusto kong malaman mo na kahit yung kasalanan na yan ay kinamatayan ni Kristo. That sin of hatred, that sin of unforgiveness, that sin of resentment and bitterness, sin of pride, kinamatayan niya ni Kristo. Kaya bilang isang mananampalataya, mas marami tayong dahilan para ibigin ang ating mahal, ang ating kapatid. Ibigin ang Diyos, ibigin ang ating mga kapitbahay. Love your neighbor as yourself. Pakita natin yun, not only in words but in action. So doon po tayo magtatapos and we will entertain questions and insights. Maraming salamat po.